sari buhayin, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sari buhayin, pagliligtas niya sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, espesyal po nating ipagdadasal ang ating bayan, ang ating bansa sa pagdiriwang natin ng Philippine Independence Day. Atin pong hihilingin na nawa yung kalayaang yan na ipinagkaloob sa atin ay huwag masayang. Nawa ito'y ating pahalagahan at magdala sana ang kalayaang ito patungo sa dalawang bagay, paggawa o malayang paggawa ng mabuti para sa kapwa at malayang kakayahan para sambahin at purihin ng Diyos para sa ating kabanalan. Ganon din ating ipinagdadasal ang lahat ng mga namayapa, lalo na po ang kapayapaan ng kaluluwa ni Sister Ophelia at ni Brother Rolly Santos. Sila po ay mga naglingkod sa pambansang Dambana, nag-alay ng kanilang sarili para sa Diyos. Kaya ngayon ay hinahandugan natin ng banal na misa bilang ganti sa kanilang kabutihan at pagbibigay ng sarili para sa Diyos. Special prayer intention din po ang ating hinihiling para sa lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkukulang, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos
upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo, sa simbahan sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kaniya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kaniya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kaniyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kaniya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yung nagtitiwala sa kanya'y naligtas ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Magdiwa at kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpala. Panginoon. At sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan nila ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila
ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Patuloy po ang ating pag-welcome sa inyong lahat, lalo na po yung mga galing pa sa ibang lugar. Alam ko po na ngayon ay special holiday, kaya marami. Ang naririto ngayon ay galing pa sa iba't ibang lugar. Ano, hindi lang galing dito sa City of Santo Tomas, kundi galing pa sa iba't ibang probinsya, gumising ng maaga para lang makasama sa pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito. Kaya welcome po sa inyong lahat. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. May makaugnayan daw po yung tatlong salita sa buhay natin na nagiging bahagi ng ating pagkatao. Ang una na salita ay belief o paniniwala. Kaugnay din po ng ating paniniwala yung ating attitude. At kaugnay naman ng ating attitude yung ating behavior. Itong tatlong ito, hindi man natin nakikita, kapag ka nag-ugnay-ugnay o magkakaugnay na sinasabi natin, ay nagiging bahagi ng pagkatao natin. Give you an example. Dumalo po kami sa patay no isang araw dahil yun nga isang server natin ay namatay. At pagkatapos, kami uuwi na, sabi nung isa, uy, ubusin mo na yung tubig. Bawal daw mag-uwi ng anuman kapag kagaling sa patay kasi nasunod daw yung kaluluwa ng patay, baka sumunod sa iyo, edi magkakaroon din ng kamatayan no sa inyong pamilya o ikaw ang mamamatay. Tingnan ninyo yung pag-ugnay na yon. Paniniwala na bawal magdala ng bagay galing sa patay o magpasalamat sa kapag namatayan. Tapos, naging bahagi ng kaisipan at puso na naglimit sa kaniyang pagkilos at paniniwala at naging bahagi ng kaniyang behavior o yung pagkilos. Hindi nga dinala yung tubig. Dahil ang paniniwala ay totoo. Samantalang, pag tinignan naman natin, ano namang kaugnayan ng tubig? Ininom mo lang naman. At nanghihinayang ka doon sa natira, kaysa sa masira lamang o kaysa matapon lamang, ay di iuwi mo na. Bilang, ano rin, bahagi ng pangangailangan mo bilang tao. Diba? So, itong kanyang kaisipan at paniniwalang ganito ay naging bahagi ng kanyang pag-iisip na naka-apekto sa kanyang pagkilos araw-araw. Bakit ko po binibigyan ng pansin yan? Sapagkat may kaugnayan po ang ganyang konsepto o paniniwala. Sa atin ding paniniwala, hinggil sa kung sino ang mapalad sa paningin ng Diyos.
Ano yung paniniwala natin o kalimitang paniniwala natin na mapalad sa paningin ng Diyos? Ang paniniwala natin ay ito. Kapag ka tayo ay materially blessed, sinasabi natin na tayo ay mapalad at pinagpala ng Diyos, right? Sinasabi natin, ay, ang palad mo naman. Kasi ang yaman ninyo, ang ganda ng inyong bahay, ang ganda ng inyong sasakyan, nakatapos pa ang mga anak mo, nakapag-abroad kayo, ang palad ninyo, pinagpala kayo ng Diyos. Kaya yun ang nagiging model natin ng pagiging mapalad. Yun ang nagiging kaisipan natin. Kasi yun ang belief ng marami, naging bahagi ng pag-iisip natin at paniniwala. Kaya, anong ginagawa natin? Ginagawa natin ang lahat. Kasama na yung pagsusumikap natin, tiyaga natin, pagkilos natin, para ganun din ang mangyari sa atin. To the point na kahit sala sa pamantayan ng Diyos, sinasabi natin, okay lang ito. Kasi gusto kong marating din. Gusto ko ding mapalad. Maging mapalad sa paningin ng Diyos. Pero yun ba talaga ang pamantayan lamang ng Diyos para sabihing tayo ay mapalad? Hindi. Sapagkat baligtad ang pamantayan ng Diyos sa pagiging mapalad kaysa pamantayan ng mundo. Yung ganyang kaisipan ay pamantayan ng mundo. Ang mapalad sa Diyos ay hindi ang pagkakaroon lamang ng material wealth. Baka pwedeng indicator yan dahil mabuti ang ating ginagawa. Ginagamit natin ang tama ang mga regalong ibinigay sa atin ng Diyos. Pero hindi yan ang indicator. At hindi yan ang sinasabi ng ating mabuting balita ngayong umagang ito. Ang pagiging mapalad ay ang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Regardless of its consequence sa buhay natin bilang nabubuhay sa mundong ito. Kahit tayo'y walang salapi, kahit tayo'y nagkukulang sa material na pangangailangan, pero nasusunod natin ang turo at aral na Kristo, tayo ay mapalad. Kahit tayo walang magarang bahay, walang magarang sasakyan, pero tayo'y nagiging bahagi ng pagkakasundo ng mga magkakaaway, tayo ay mapalad, sabi ng ating mabuting balita. Kahit tayo ay walang maipagmamalaking natapos o degree, pero tayo naman ay mapagpakumbaba at matulungin sa kapwa, napakapalad natin ayon sa turo ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, baka tayo ay naniniwala lamang sa paniniwala ng iba na kapag ka tayo ay materially blessed, mapalad na tayo sa tingin ng Diyos. Dapat nating suriin ang paniniwala natin yan. Sapagkat kung titingnan natin ang pamantayan ng ating Panginoong Jesus ngayon sa ating mabuting balita, hindi yan 100% na totoo. Sapagkat pwedeng tayo ay dumaranas ng maraming paghihirap at pagsubok sa buhay, pero nakatutupad tayo sa kalooban ng Diyos. And in that sense, and in that godly sense, tayo ay nagiging mapalad. Kaya nga kung mali o kulang ang ating pangunawa sa pagiging mapalad, according to the standard of God, dapat nating ituwid yan. Bakit? Sapagkat pag hindi natin na ituwid ang ganyang paniniwala ayon sa turo ng ating Panginoong Jesus, nakaka-apekto ito sa ating pag-iisip at sa ating pagkilos araw-araw na nagiging bahagi ng ating pagkatao. Sana sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito ay kamtin natin ang biyayang yan
upang maituwid ang mga mali nating pag-iisip, mali nating paniniwala, at nagiging bahagi ng mali nating pagkilos dahil sa mali nating paniniwala sa buhay, katulad ng konsepto ng pagiging mapalad. Tatandaan natin na hindi garantiya na porke tayo ay materially blessed, tayo ay mapalad na sa paningin ng Diyos. Ang tunay na mapalad ay ang nakasusunod sa kalooban ng Diyos, regardless on whether we are blessed materially or not. At dyan tayo sana magkaroon ng kapayapaan ng kalooban. Dyan sana tayo manatili at dyan tayo sana sa paniniwalang yan maging kampante sa buhay. Meron man o walang pera, meron man o walang magandang sasakyan o magarang bahay, ang mahalaga na susunod natin ang kalooban ng Diyos araw-araw at sa ganung diwa tayo nagiging tunay na mapalad sa paningin ng Diyos. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa Lord.
hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pagitan na iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kagalingan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapani sa araw-araw at
Patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahitulot sa tukso at iyariya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang buhay namin handog
pangalay mo. Buhay na laanang labos sa mundo sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatid, inialay. Buhay na sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggang. Marapatin sa kapwa magitinapay kagalakan sa nalulumbay. Katarungan sa napin at kalungan ng bayan mong suwi. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggang. At pagsasalong walang magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa gilid ng ating main church. Atintim pong isinasagawa na ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Amin din pong ipinaalam sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan,
na nagpapalala ninyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nilang kabanalan at aaralan ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama tayo namin. Po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lolhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Lualhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Lualhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumain rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahayo Kanyang pagaling at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.